Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes at ngayon po ay family altar natin. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating mga ipagpapanalangin sa Panginoon, tayo po muna ay mag-aral ng kanyang banal na salita. At sa gabi pong ito, humingi po tayo ng guidance sa Lord. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin po sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na kami po ay pinagbuklod-buklod mo, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, O Diyos, Ikaw ang patuloy na manguna, lalong higit sa akin, na lingkod mo na gagamitin. Pangunahan niyo po ako at nawa po, Panginoon, ang kapangyarihan mo ang makita, Panginoon, sa aking buhay. At nawa po, Panginoon, anuman ang salita mo na mumutawi sa aking bibig ay siyang maging pagpapala, Panginoon, kalakasan sa bawat isang makikinig, Panginoon, ito. At sa lahat po, Panginoon, ng gagamitin mo, Panginoon, or makikinig, Panginoon, sa gabing ito ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. Pangunahan niyo kami. Ito pong aming panalangin sa pangalan mo, ang Panginoong Yesus. Amen. Ayan, sa gabing pong ito, ako po'y nagpapasalamat sa Lord dahil gagamitin na naman po ako ng Lord para po makapag-share sa inyo ngayong family altar. So, ngayon po ang topic po na i-share ko po sa inyo ay faith over fear. So, in every situation po sa buhay natin, masasabi po natin hinaharap natin ito ng may pananampalataya. Pero minsan naman po, lalo na po sa panahon ngayon na pandemic, masasabi natin na minsan may mga takot pa rin po tayong nararamdaman. Sa ganitong sitwasyon, nangingibabaw po minsan yung takot. Minsan nga po makakarinig tayo sa mga nagsishare sa atin na may takot, may kaba, ayan, may dahil po sa mga nangyayari sa kapaligiran po natin. Kung mangingibabaw po sa atin ang pananampalataya compare sa takot po, masasabi po natin tayo po ay lumalago spiritually. Sabi po sa Romans 10, verse 17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Or sa Tagalog po, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. In order to build our faith, we must broaden our knowledge po, understanding, and syempre po yung application po ng God's Word. So ngayon po, may isi-share po ako sa inyo na limang puntos or five steps how to choose faith over fear. Syempre po, ito po ay may kaakibat na mga holy scriptures na nagmumula po sa ating banal na kasulatan sa Biblia. So una pong step ay know the Word. So sabi po sa Psalm 119 verse 66, teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands. Sabi po, ako'y bigyan mo ng dunong at ng tunay na kaalaman, yamang ako'y nagtitiwala sa utos mong ibinigay. Knowing God's word is the foundation and beginning of choosing faith over fear. Yung knowledge or kaalaman po natin sa Bible can be a deciding factor in the strength or weakness of our faith. Yung salita po ng Lord na nagsasabi or nagbibigay sa atin ng courage to stretch our faith in trusting God, lalo na po sa mga bagay na tingin natin ay imposible. Remember daw po na God is able to help us overcome our fears in times of troubles or difficulties. So pangalawang puntos po, obey the word. Sabi po sa James 2 verse 22, you see that his faith and his actions were working together. And his faith was made by complete but by what he did. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Sabi po, we must commit ourselves to obey God's word, siyempre po with our actions sa ating mga gawa. Our practice of obeying God's word gives us confidence when we are confronted by fear. Sabi po, fear can be paralyzing, but faith is energizing us when we put God's word into action.
The more na manampalataya po tayo at we obey God's word with pure heart, the more our faith grows in the Lord and we are less afraid sa mga kinakaharap po natin, lalo na sa panahon ngayon. Number three po, speak the word. Sabi po sa Deuteronomy 30 verse 14, know, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang nyo itong tuparin. We need to simply speak out loud kung ano po yung sinasabi o tinuturo sa atin ng Bible about fear or about facing fear. Once na silent po tayo in times of troubles, mas mangingibabaw po sa atin ang takot. If we speak out loud, our faith was strengthened. And mas mag-stand out po yung confidence natin dahil kasama po natin ang Lord. Sabi po, there's something about repeating the Holy Scriptures. Kumbaga kung lagi-lagi po nating binabasa, or ayun po, ino-obey or sinusunod ang scripture po ng Lord or ang banal na salita po ng Panginoon, may kapangyarihan po ito na lalabas at patuloy po nating mararanasan. May power once na tayo ay nagde-declare ng Word of God sa buhay natin, lalo na once na may na-encounter po tayong problems. It helps us to push forward when we want to give up. Pag may takot po, nangihina tayo, pero pag may faith po tayo sa Lord, lumalakas po tayo. We speak the words within and out loud, strengthening our faith and quieting our fears. So number four, pray the word. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Sabi po yan sa Timothy chapter 4 verse 4 to 5. So sabi po sa Tagalog, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. There is power in prayer, amen po ba? Marami tayong mga prayer concerns sa Lord at hindi lang tayo lumalapit para sa katugunan natin in terms of provisions ng pangangailangan natin. I mean, yung mga material things po na pangangailangan natin. Once na tayo ay natatakot, maaaring din po natin idulog to sa Lord. Kumbaga yung prayer po natin or yung paglapit po natin sa Panginoon, hindi naman po parang sinasabi lang ng Lord na puro material na bagay lang yung kailangan nating ipanalangin sa Kanya. Pero hindi po. Maging yung takot po natin ay pwedeng-pwede po nating itulog sa Lord. Ayan, hindi po namimili ng prayer items ang Lord na dapat more on provisions lang. So lahat ng bagay or concerns ay malaya po nating maidudulog sa Lord at alam nating hindi niya tayo bibiguin in His perfect time and if His will. Ipag-pray natin na ang bawat word of God na nalalaman natin or na ituturo po sa atin ay ating mapanghawakan at malakaran sa kalooban po ng Lord. Alalahanin po natin sa ating panalangin yung mga promises ng God, ang kabutihan niya sa atin na makakapag-build up ng ating faith when we are feeling very low. Sabi po, praying God's word on a daily basis builds a fortitude or strength of faith that crushes fear. So lastly po, number five, live the word. Sabi po sa Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi nga po, di ba, alam na po natin itong, or familiar po tayo sa verse na ito. Sumagot po si Jesus na susulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi or nagmumula po sa bibig ng ating Panginoong Diyos. A believer who knows, obeys, speaks, and prays for the word of God, we live it out in faith and not fear. At i-declare po natin na tayo yung sinasabi na believer na yon. The choice of faith becomes easier as we become overwhelmingly confident na gagawin ni God ang anumang pong kanyang sinabi na gagawin niya. As we live out
our faith, the Holy Spirit brings a greater assurance in our hearts. Yung assurance po na laging alam natin na nariyan siya para po sa atin sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Through a renewed hope in God, we become more aware sa willing ng Lord sa atin. Sa will ng Lord sa atin, and we are unafraid to move in His direction. It is through the constant use of God's Word that matures our faith to the point where fear is no longer the deciding factor in our hearts or in our lives. So as conclusion po, syempre po ano po ang i-choose natin? Faith ba o fear? Syempre po, we need to choose faith. We know that fear brings pain or difficulty sa buhay po natin. But perfect love drives it away. As we long for the Word of God, more than our necessary physical food, His love will be perfected in our hearts. The faith within our hearts builds from the foundation of love from God. Faith based on the teaching, reading, and hearing of the Bible has the best possibility of overcoming fear. So ito po yung last word natin or last sentence. By choosing the Word of God, we choose faith over fear. Ayun po, glory to God. Ito po ang salita po ng Panginoon sa gabing ito at nawa po ang lahat po ay napagpala. Salamat po sa Panginoon.